Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang mga bagay-bagay tungkol sa Scout Rangers. Merong maraming nagtatanong, paulit-ulit na lang, ano ba yung Scout Ranger? Sino ba yung pwedeng mag-Scout Ranger? So ikukwento ko ngayon dito sa aking vlog entry. Bago tayo magpapatuloy, merong mga shout-out request. May wasan talagang maraming nag-request na kung pwede silang mention. Kasama dyan si Ronaldo Santos, ang Makabayan Batalyon, yung mga Makabayan Troopers din sa Mindanao, San Juan City Police, 108 Base Command sa MILF, so merong nakasubaybay sa atin, Mandaluyong City Police, 43rd SAC ng Special Action Force, yung kanilang company commander, aking inaanak, BFF Surrenderers, yung mga kaibigan ko dyan sa Mindanao, yung mga sumuko, ang Philippine General Hospital, andyan yung mga kaibigan natin doktor, nag-tumulog tayo sa kanila, sinuportahan natin sila na makakuha din sila ng mga PPEs through sa ating mga kaibigan. Andyan yung mga NPA surrenderers, lalo na yung sa nag-text sa akin na taga-Palimbang. Si Romy Apaes, taga-Dingle Iloilo, doon ako na-assign dati, may camp ako doon sa Camp Hernandez noong year 2000. Ang 10-5 CDC, si Dr. Cornejo na nasa abroad ngayon, ang 53rd Philippine Air Force Reserve unit nila, si Miss Thessalonica Castro, ang 22nd Naval Force Reserve, si Bobby Alfornon, 202 Battalion Ready Reserve, katropa atin ito, 81st Infantry Division Reserve, si Papa Oscar Lima. Hindi ko kayo maminsan lahat. Yan lang muna yung magkasya sa akin lang. At huwag niyong kalimutan, bago tayo magpatuloy, pindutin niyo yung subscribe at pindutin niyo yung bell button. Sa mga nagtatanong kung anong Scout Rangers, para magkaliwanagan tayo, simulan natin sa brief history nito. Ano ang pinakaugat, bakit may tinatawag na Scout Rangers. Noong World War II ay merong isang unit ang US Army na ginamit ni General Douglas MacArthur sa Southwestern Pacific. Siya yung naging commander doon. Pagkatapos niyang lumayas mula sa Pilipinas, pumunta siya sa bansang Australia, sa Alice Springs, nagsabi siya na, "I shall return." At nagbuo siya ng dahan-dahan, siya nagbuo ng kanyang pwersa doon. At doon, under sa isang army component kay General Kruger, ay mayroong tinatawag na Alamo Scouts. Si General Kruger ay taga Texas, kaya mayroon sa kasaysayan sa kanilang lugar na Alamo. No? Nanood naman siguro kayo ng palabas na Alamo. So yung kanyang unit ay pinangalanan niya na Alamo Scouts. Ang trabaho nun ay reconnaissance. So sila yung magkandak ng long range reconnaissance patrol, hanapin na ng pwesto ng mga Japanese. Ito ay ginawa nila noong sa mga early years ng pakipag-gera nila sa Pacific Theater. So, yung Alamo Scouts ay siyang tumitingin saan ang mga pwesto, saan ang mga advantageous positions para sa pwersa ng mga Amerikano at ng mga Australians na nung island hopping strategy na ginawa ni MacArthur. Paano nila ginawa yan island to island? Sa Guadalcanal, Papua New Guinea, at doon sa mga sunod-sunod hanggang sa nakarating sila sa Pilipinas. So, noong after ng Battle of Leyte Gulf, pumunta naman sila, invade sila papunta sa Lingayen Gulf. Kasama doon ang Alamo Scouts at ang US Army Rangers. At nung kanilang i-rescue ang mga nakakulong, ito ay 1945 na ito, no? January 1945. Nung gusto nilang i-rescue itong mga prisoners of war sa Cabanatuan City, may lugar doon kung tawagan ay Pangatian, ay ginamit ni General Kruger ang Alamo Scouts, yung kanyang dala-dala simula pa lamang doon sa Papua New Guinea, at pinag-joint niya yung effort with the 6th Ranger Battalion
ng US Army na pinamunuan ni Colonel Henry Mucci. Doon naman naging miyembro sa Alamo Scouts ay isang Pilipino na graduate sa US Military Academy, si Lieutenant Rafael Ileto. Siya ay taga dito sa Nueva Ecija. Ngunit doon siya nagtapos sa Usman dahil na matalino yun, si General Ileto. Siya ay kasama sa pag-rescue mismo noong mga prisoners of war doon sa Kabanatuan. At nakita niya paano magtrabaho ang Rangers, ang Alamo Scouts, at of course, yung mga Filipino guerrillas, yung grupo ni Pahuta. Kung nanood kayo sa The Great Raid, makikita niyo ano rin ang contribution, malaking contribution ng Filipino guerrillas in support doon sa US Army Rangers at sa Alamo Scouts. At inspired noong operations na yon, guerrillas, Alamo Scouts, US Army Rangers, nabuo ang Scout Rangers, tinaguriang the best anti-guerrilla fighters in the world, Scout Rangers. Magsimula yan doon sa operation sa Pangatian Raid. Yun ang nag-inspire niyang pangalan. So ito yung mukha ng ating hero sa World War II, si Second Lieutenant Rafael Ileto during the time in 1945. Class 1943 sa USMA. Kasama siya sa Alamo Scouts. Doon siya nag-serve sa US Army during the time. Kasi graduate niya 1943. Hindi na siya makabalik dito. Like, sinakop na ng Hapon. Simula noong 1942, sumuko na noong April 1942 ang US Army dito. Ngunit ang mga guerrillas ay may binuo sila. No? Yung mga hindi sumuko, naging guerrilla sila. Kasama doon si Pahuta. No? Kasama doon yung mga guerrillas natin na patuloy pa rin naging paglaban. Yun ang naging kakampi nila Rafael Ileto. So si Rafael Ileto, it should be noted na naging CGPA yan, naging Defense Secretary at naging Ambassador. So ganyan kahusay yung si General Ileto. Nakita ko pa yan nung aking kabataan ng tiniente ko dahil pumunta siya sa mga scout. Si General Ileto, pansamantala yan siya na nag-retire, early retirement sa servisyo, ngunit siya ay bumalik, no? Bumalik siya. At noong 1950, ay na-meet niya uli ang kanyang nakasama na nasa guerrilla forces noon, si General Alfonso Arellano. Okay? So, nasa guerrilla forces si General Alfonso Arellano, na during that time ay naging senior officer, ultimately ay naging Chief of Staff Armed Forces of the Philippines yan, si General Arellano. So, nakita siya uli noong 1950 at yung kanilang experience sa Pangatian Raid ay nag-inspire sa kanila na magbuo sila ng idea na dapat magbuo ng special unit ang Armed Forces of the Philippines. So, yung sa pag-usap-usap nila, that was already 1950. And during that time, ay nagkataon naman na naitalaga bilang SND o Secretary of National Defense ang isa pang guerrilla, isa ring hero sa Zambales area, Northern Luzon, na sumali din siya dati sa 31st Infantry Division ng US Army. Nagpabundok siya nung hindi siya tumuko, no? Nagpabundok siya nung natalo na yung puwersa noong 1942. At sa experience niya sa pagkipaglaban ay na-inspire siya na kailangan yung paglaganap ng hukbalhap during that time in the 1950s during the presidency of Elpidio Quirino ay nagpresent siya ng idea na labanan ito gamit ang isang strategiya na kunin ang loob ng tao at mayroong fighting force na siyang titira dito sa mga insurgents. So, during the time of General Magsaysay, Defense Secretary Magsaysay, doon na-established ang 1st Scout Ranger Regiment na pinamunuan ni Captain Rafael Ileto. That was November 25, 1950. Doon na unang nag-open ng first class, yung pioneer class. Naalala niyo si Master Dilag sa aking unang vlog, eh, siya yun, yung isa sa member noon. So,
nung namuo yung unit na yon, dito yon sa Fort McKinley, ang unang pangalan ng Fort Bonifacio. At nung 1957, nung nag-chief of staff si General Arellano, ay inilagay niya ang lahat ng pwersa ng army dito sa Fort McKinley at binago niya yung pangalan, Fort Bonifacio. Dahil ang tatay ni Andres Bonifacio, isang hero ng Katipunan, no? Hero na ng bansang Pilipinas, tatay niya taga-Taguig. Kaya sabi niya, nararapat lang ang ipangalan natin dito sa Fort McKinley. Palitan natin yung si William McKinley na yan. Palitan natin ang hero ng Pilipinas. At yun ay si Andres Bonifacio. So, ang home of the Scout Rangers simula noong 1950 onwards ay ang Fort Bonifacio. So, ito yung itsura ng Fort Bonifacio noong 1950. Ayan. So, sa ngayon, yan na yung location ng Serendra, BGC. Okay? Yan na yan. Yung Fort Bonifacio. At ito yung unang picture ng mga sinaunang Scout Rangers. Kita nyo? Yan o, nasa isang publication noon, 1951. Okay? Scout Rangers. Ayan o, nagkaklase sila. Mayroong obstacle course. Kahoy-kahoy lang. Kita nyo? At ayan. O, yan ang mga classes nila. Alright? At ipakita ko sa inyo yung mga sinaunang operations ng mga Scout Rangers. Okay? 1950 hanggang 1955. Ang first batches ng Scout Rangers, kasama doon si Master Sergeant Dilag, no? Si pa siya during that time, ay nadistino sa Sulog, sa Kamlon campaign. That was during the time of Ramon Magsaysay as SND, and later on nung naging presidente siya. So ito yung pictures nila, no? Kita nyo, no? Nasa Luok-Sulog. At maalala ko nang andun ako sa Camp Andres. Yan, ang Camp Andres ay barangay yan. Camp Andres sa Luok-Sulog. Nakausap ko si Marshall Navata, dating vice mayor. Sinabi niya sa akin na sa likod ng kanyang bahay, isang magaling araw, ay nagtataka siya ba't may parang gumagalaw doon sa kanyang mga kamuti taps. At nung nilapitan niya, yun pala yung Scout Rangers. Kaya pinatuloy niya, mga tauhan daw sila ni Captain Mata. At pinakita niya sa akin ang sulat ni Captain Mata, parang certificate of appreciation kay Vice Mayor, dahil tinukop niya yung mga Scout Rangers doon. Ito yung mga yun, Luok, Sulok. Okay? Sila pala yun. Sila Master Sergeant Iglesias, ito yun. So, sila yung kinukup ni Marshall Navata, kinukupwento niya sa akin when I was in Camp Andres sometime in October, November 2000. At ito naman yung sa Hukbalhap, si Balgos, isang kilabot na commander ng Hukbalhap. Ang nakapatay dyan ay mga Scout Rangers. Somewhere in Laguna, nag-medal for Baylor sila dyan. Okay? Ngayon, pagkatapos kong napaliwanag yung mga background natin, ha? Sino ang tinatawag na Scout Ranger? Ayan, ang sagot! Ang tinatawag na Scout Ranger ay yung sundalo na nakapagtapos ng regular course. Usually, 5 months yan, no? 5 months noon, 6 months yan. 5 months na training, 1 month na test mission. Minsan yung test mission, naging 2 months pa yan, eh. Meron mang pa isang pasaway mga kalaban, daming kalaban, maabot 3 months test mission, nangyayari yan. So, pag sinabi mong Scout Ranger, sundalo na nakapagtapos ng regular Scout Ranger course. Regular, ha? Regular course. Okay? Next. Ngayon, kung ikaw ay nagtapos sa regular course ng Scout Ranger, pagka-graduate mo, merong ibibigay sa iyo na patches suotin mo. Ang tawag doon, pang-tarataki. Ibig sabihin, sa mga sundalo kasi parang ibang paningin sa'yo kapag ikaw ay Scout Ranger. Iba yung respeto na binibigay sa'yo dahil doon sa legend ng mga sinaunang Scout Rangers, kagaya ng mga nabanggit ko kanina, si Rafael Eleto, yung sila Master Sergeant Iglesias, sila Master Sergeant Dilag, sila, of course, sila Jer Javier, no? Yung mga pangalan na yan, na sila Jer Sua, yung mga pangalan na yan na nagbigay ng respeto sa atin kung ikaw ay sundalo
kung may suot ka noon na mga patches na nagpapatunan na ikaw, Scout Ranger. Nakita ko sa inyo to. Ito, ang tawag dyan ay Scout Ranger Tab. Okay, sa English pa. Ito yun, Scout Ranger Tab. Ngunit kapag sa Pilipinas, kapag mag-graduate ka ng Scout Ranger course, dalawa ang nakukuha mo. Scout Ranger Tab. Ito yun. At itong taba, knife. Knife. So, dalawa. Scout Ranger Tab. English yan, Tab. Tabak, baka magano yun, tabak, knife. Tabak is Tagalog ng knife. Minsan, naku-confuse yung mga Pilipino na mga sundalo. Anong kaibahan ng Scout Ranger Tab? Saka tabak. Ito, tinatawag nila, Scout Ranger Tab. Hindi ito yung Scout Ranger Tab. Ito yun, Tab. Okay? Ito, tabak, knife. Knife yan. Okay? So, alam nyo na ngayon, ha? Ang Scout Ranger Tab, ito yun. Knife, ito yun. O tabak. Okay? So, dalawa yung nasusuot mo, ibibigay sa'yo, ipipin sa'yo, bloody Scout Ranger Tab, mayroon pang tusok yun. Sus, gaganunan pa talaga ng EI mo na mahal ka ng EI mo, lalo ko official ka, babawian ka, gaganun ko, tok! Sakit! Ha? Pero, wa ka pa rin, ganun ka pa rin, tawa ka pa rin, kahit masakit. Dahil proud ka na nakagraduate ka, nabuhay ka, at ikaw ay mapabilang sa isang elite na grupo ng sundalo, Scout Ranger. Lalo na kung ikaw ay organic doon sa FSRR. May pagmayabang mo na ikaw ay mandirigma. Sino ang nagsusuot ng SR? O yung musang patch? Okay? Ano ngayon? Okay? Ang musang patch ay isang unit patch, unit. FSRR ang tawag doon. First Scout Ranger Regiment. May unit patch sila na sinusuot nila dito. Okay? Army dito na patch. Ito yun, army dito sa kabila. Dati, nagsusuot ako, member ako doon eh. Ngayon, hindi na. Hindi na ako member doon. Yan. Ikita nyo ha? So, yan ang tinatawag na musang patch o Scout Ranger patch. Pero, kung ikaw lamang ay organic member ng FSRR. Pero during mga anniversaries, sinusuot namin, kasi nagsusuot kami ng kapulyas na uniforme ng mga alumni ng Scout Ranger course. Ipon-ipon kami, nagtitikalan, kukwentuhan ng mga gera, nabuhay na buhay kami, at sinasabi namin na buhay pa rin kami. And we have survived all the challenges nung during our time na napadaan kami sa iba't ibang klaseng gera. Okay? The black and gold Ranger tab is worn by soldiers who undergo the U.S. Ranger course in the United States of America. And it is in the U.S. Infantry School doon sa Fort Benning, Georgia. Siya lang yung makasuot niyan. Okay? Ang noong kabataan ko ay mayroong mga nagtitikal, nagsusuot ng Ranger lang yan. Ranger. Ano yan, Master? Bakit may nagsusuot ng Ranger lang? Ah, Sir, mga baby Ranger yan. Isrok lang natapos nila. Kaya Ranger lang yung kanilang pwedeng susuotin. Mali yun. Dahil ang katotohanan, kung ikaw ay nagsuot niyan, yung green Ranger, ang ibig sabihin, ikaw ay graduate sa US Ranger course. Huwag mali-mali yung tikal nyo. Wala pag-isrok, wala. Wala kayong pwedeng suotin. Okay? Therefore, ano ba ang patch na pwede suotin ng isrok graduate? Ito yung sagot. Wala. Wale. Wala kayong pwede suotin. Okay? So, totoo lang, wala. Parehas lang yan sa nagdo-doktor. Okay? Bago ka mag-doktor, mag-medtech ka muna o kaya mag-nursing, mag-pharmacy. Okay? Bago ka mag-doktor proper. Sa ranger, mag-isrok ka muna. Bago ka mag-scout ranger course yung regular. So, kung natapos mo nursing, RN ka lang. Tama? Kung medtech, medtech lang. Meron kang ano doon, medtech. Kung isrok, isrok ang iyong certification. Walang patch yun. Walang patch. Okay? So, therefore, walang masusuot na kahit ano ang graduate sa isrok. Klaro tayo. Walang pwedeng masuot. Mali yun na magsuot ka ng ranger
dahil ang ranger ay para sa graduate ng US Ranger course. Okay? So parang nagmayabang-yabang ka, parang naging US Ranger ka na tuloy, isrok lang palang natapos mo. Oh, so ganun yan, ha? Okay. Pupunta tayo dito. Bakit musang ang tawag sa mga Scout Rangers? Isamantalang kung titingnan mo mabuti yung kanilang patch, Panther, Black Panther man yung andon. Okay? So Black Panther. So yung paano mag-hunt ng prey ang isang Black Panther, yun ang description ng mga ranger. Kita mo itong ito, Black Panther, no? Lapas dila. Yan yan. So yung Black Panther ay siya nakalagay sa musang patch. Kaya lang, dito sa Pilipinas, wala namang panther dito. So yung mga Pilipino, nakagawian nila, ang nakikita nila itong either itong black o itong spotted na musang. Musang, civet cat sa English yan. Civet cat, iba yun. Although they belong to the same family, okay, feline family, pero iba ang civet cat, musang sa Pilipinas, at iba yung panther. Ayun ko ang Tagalog itong panther na to. Okay? Ang nakikita kong panther dito sa Pilipinas, red panther lang eh. Ano yan eh, kabaret yun eh. Okay? So ito yun. Kaya natawag na musang, dahil ang mga Pilipino walang nakikita panther dito sa Pilipinas. Alright? So ano yung sinusuot na uniform ng mga Scout Rangers na distinct sa kanila dahil Black Panther yung nasa kanilang patch? Tingnan mo, noong ako ay company commander. Okay? Noong ako ay tumanggap ng best SR company na award. Ang suot namin ay black suit saka black beret. Okay? Black suit, black beret. Pero napansin namin, pati MILF, pati gwardiya, pati sa bangko, kung sinong barangay tanong, nagsuot-suot ng mga black suit. Kaya nag-decide kami, ibayin na natin kasi ginagaya-gaya lang kahit sino-sino na lang yung black suit. Nawala yung pagiging distinct niya. Maraming gumagaya. Pati sa bangko, parang kamukha namin yung taga-bangko, bante sa bangko. So, dito lumabas yung SRDU. Scout Ranger Distinctive Uniform. Okay? Yan yan. So, kung makita nyo, yung pattern na yan, SRDU ang tawag niyan. So, kaiba sa yung dati naming suot. Okay? Kita nyo? Right? So, yan. Hinihimas-himas ko si Musang, si Haring Musang. Ang tawag niyan, si Haring Musang. Lahat ng nag-graduate sa Ranger, nakakiss niya. Ito, si Haring Musang. Damo ko ito, si Haring Musang na ito. Okay? Nakalabas pa yung ano. Eh, pagka-bastos na si Musang na ito eh. Okay? Alright. Ito yung sunod na sagutin ko. Meron bang babaeng Scout Ranger? Ang sagot, wala. Okay? Wala kang nag-attend. O wala. Sino bang ganun, napakahirap physically. Pero para sa akin, kung mayroong gustong mag-prove na kaya nila yun, bakit hindi? Pasubukin natin kung kaya talaga nila. Pero marami sa mga lalaki, isang araw lang sa reception pa lang, tigok na. Sundan ng 5-kilometer run, formation run, na mahuli ka ng ilang metro, tigok ka na agad. So, mahirap. Mahirap talaga. Physically demanding. Hindi man pwedeng ibaba natin yung standard kaya mahirapan yung mga kababayan. Ngunit, ito lang masasabi ko. Sa US Army, ay may nakagraduate. Astig. Dalawang opisyal ng US Military Academy. Graduate sila doon na nakatapos ng US Ranger Course. Ibig sabihin, hamon ko para sa mga kababayang Pilipina. Palakas kayong mabuti. Kung gusto niyo, subukan niyo rin. Okay? Subukan niyo ang Scout Ranger course. Tingnan natin kung mali niyo, matapos niyo. One day, two days, kung matapos niyo hanggang sa test mission. I welcome kung sino yung gusto sumubok. Subukan natin. Ito yung pinakamatinding tanong. Yung tanong sa akin, sir, ano ba ang best Scout Ranger company? Okay, dahil ako yung tinanong mo, ang best is Scout Ranger company ay ang 10th Scout Ranger company. Kasi company ko yun eh. Siyempre, alam nga iba yung mangiting ko. Ang sa akin. Okay? So, yung aking kumpanya ay best company. Pero meron din akong rason. Okay? Meron akong rason kung bakit best company.
sa 2 years namin ng pagkipag-ira sa sulot Basilan, walang namatay. Okay? Nakapag-produce kami ng tatlong awardees ng The Outstanding Philippine Soldiers, TAPS. May mga maraming Gold Cross awardees at mayroong mga Distinguished Conduct Stars. Mga talagang pinagpipitagan ng mga mandirigma. At ang kumpanya na yon ay napaka-disiplinado. Hindi sumakit yung ulo ko. Dahil dyan, yon ay Best SR Company. 2000, year 2000 and year 2001 ay Best SR Company ng 1st Scout Ranger Regiment. So, I am very proud. Kaya Best Company. Pero kung tanongin mo si Ranger Christie, ang Best Company ay yung pinamunuan niyang kumpanya. Okay? 11 SR Company. Kung tanongin mo si Ranger Cordoba, yung 9th SR Company. Kung tanongin mo si Ranger Salis, yung 1st SR Company. So, depende yan kung sinong tanongin mo. Sa amin ay friendly competition kami kung sino ang best company. We do our best, we lead our men properly, we lead from the front. At in the end, pagdating sa November, pag anniversary, kung sinong sinabitan ng best company streamer, ayun ang best company sa taon na yon. So, sinakwento ko lang, year 2000, year 2001, sa amin nakasabit best company streamer, best company kami. Okay, so that's all for now para sa aking entry tungkol sa Scout Rangers. Kung may katanungan kayo kung anong topic na gusto niyo, mag-PM lang kayo sa akin. Maraming salamat at sana ay naintindihan nyo, intindihin nyo lang din ang aking pagtitikal.